Okay mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Itong video yung panonoodin natin mula kay Melv's Castle. Basahin ko lang saglit yung title mga tol, pakita ko lang din sa inyo. Ito yung mga usapan ngayon eh. China Wang, ito si Wang Wenbin. Madugong gera mga kapatid, no? Ito sasabog digmaan pang nang himasok Pilipinas at USA babala ng China. Dahil nga nagsagawa sila ng ano eh, no, ng military drills dito sa palibot ng Taiwan at lalong tumaas ang tensyon dahil yung Taiwan di naman ano yan eh, hindi naman magpapawalang bahala yan eh, papalagyan mga kapatid eh. At eto na nga no, kapag may nang himaso, halimbawa USA tumulong o kaya Pilipinas makialam, eh baka mas lalo pang tumaas ang tensyon dito at pagmulan na nga talaga to nang ayaw natin mangyari. Pero panoorin natin to, bigyan natin ng reaction video itong videong to mula kay Melv's Castle. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong inihintay na, panoorin na natin to mga tol. Ano mang oras ay may sisiklab na malaking gulo, hindi sa South China Sea, West Philippine Sea, kundi sa Taiwan. Direktang binalaan na ng Chinese Foreign Ministry ang Taiwan ng digmaan. Dito kung sino man ang magtatanggang pigilan ng pananakop ng People's Liberation Army, dudurugin raw ng China. Tinatayang magiging madugo ang labanan pag may nagtangkang manggulo o makialam dito. Ito na ata ang pinakamabigat na pagbabanta ng Chinese Foreign Ministry. Taiwan independence is a dead end. Pero ako duda pa rin akong kakayanin ng China yan mga tol. Duda pa rin ako dyan. Pilipinas, Japan at Estados Unidos ang pinakabinabalaan ng China. Kung matatandaan, Batanes ang isa sa pinagdarausan ng balikatan exercises kung saan nagpasabog at pinalubog ang barkong made in China. Hindi, ito sa may bandang ano naman ito, hindi naman sa Batanes yun eh. Yung pinalubog yung made in China ng barko. Kung saan nagpasabog at pinalubog ang barkong made in China. Ang mas inaalala pa ng Chinese military ngayon, bakit nasa Philippine Rice ang isa sa most advanced aircraft carrier ng US Navy. Putya! Anong pakialam nyo? Due to the escalation of tensions between China and Taiwan, the US Navy aircraft carrier USS Ronald Reagan has entered the Philippine Sea. Anong pakialam ng China kung nandoon sa West, ano yan, Philippine Sea yan, kundo sa Philippine Rice, eh, napakalayo na nun sa kanila. Sa Philippine Rice ang isa sa most advanced aircraft carrier ng US Navy, ang USS Ronald Reagan. Imposible raw na walang dahilan bakit nandyan yan ngayon. Takot na takot ba China? Alam niyo yung sinasabi ng China mga tol? Matagal na nilang sinasabi yan eh. Hindi pa tayo pinapanganak sa mundo, sinasabi na nila yan sa Taiwan eh. Siguro ang intensyon nila every palit ng presidente sisindakin nila hanggang sa may bumigay, hanggang sa may matakot mga tol. Kasi hindi naman Taiwan alone lang ang makakalaban nila mga tol. Diba? Merong susuporta at tutulong dyan. At saka ito pa, aanhin nila yung sirasirang isla. Kasi kung gegerahin nila yun, syempre magkakalasog-lasog yun. Diba? At mismong kung itinuturing nilang probinsya nila ang Taiwan, meaning mga mamamayan din nila yung mga Taiwanese, mga Chinese din yun. Yun din dapat ang turing nila dun. Eh kung gegerahin nila yan, gagamit sila ng dahas, diba? Madudurog yung mga building dyan, masisira. Sa tingin ba nila makokontrol pa rin nila yon? Hindi na. 'Di ba? Masisira lang yon mga tol. At saka anhin nila yung sirasirang isla. Dito nga sa Marawi tignan mo, 'di ba? Sirasira. Oh, 'di ba? Tapos ito pa, buti sana kung Taiwan lang ang makakalaban nila diyan at walang bawi sa kanila. Marami silang makakalaban diyan, hindi lang Taiwan. Kaya palagay ko ano lang ng China yan, kumbaga paninindak lang pa rin nila sa Taiwan yan. Ibig sabihin, makikialam to pag nagkagera sa Taiwan. Yan ang kinagagalit ng Ministry of National Defense ng China. Kim Jae-fang-jun,
我们的反制就推进一步，直至实现祖国以武谋。Until the complete reunification, eh kahit kailan naman, hindi naman talaga naging part ng China itong Taiwan eh. 我们的反制就推进一步，直至实现祖国以武谋独，以外谋独，把台湾同胞推向兵凶战危的险境。这完全是在 This is purely playing with fire. 那那么是啦，有嘛个 favorite 嘛个 script 呢嘞 ？no 在玩火，玩火者必自焚。嗯呢？你说呗，你说呗。这完 This is purely playing with fire. And those who play with fire will surely get themselves burnt. Wow! Baka kayo masunog niyan dahil sa pangapi nagsasabi ninyo. Parang alarm clock lang ang inaantay ng China. Once na mag-alarm na ang orasan, hudyat na to ng pananakop na idadaan sa digmaan. Mm-hmm. Tulad ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi takot sa paninindak ng China, di rin raw magpapatinag ang Taiwan ayon niyan sa presidential spokesperson. Nagpalipad ng military aircraft pagkokondin ang handang umalag ang Taiwan kung gegirahin man sila. It is regrettable to see China's unilateral military provocation threatening Taiwan's democratic freedoms and regional peace and stability. Dapat talaga kinakastigo ng international community itong si Raulong China eh, no? Nababaliw na talaga eh, ang payapayapa ng daigdig gusto magkaroon ng gera, no? So, mga abnoy eh. Dapat talaga kinakastigo yan, dapat nagtutulungan na rito yung ano eh. Nakikita naman yan ng napakaraming mga bansa eh. Dapat nagkakaroon na ng pagpupulong at nagkakaroon ng matindihan pag-uusap eh. Pigilan nila tong China at nababaliw na. Our security forces and every unit are closely watching the drills. In the face of external challenges and threats, we will continue to defend democracy and have the confidence and ability to protect our national security. Uulitin ko, 300,000 mga Pilipino OFW ang magdadamay pag nagkaroon ng digmaan doon. Ayaw man ng Pilipinas madamay pero no choice tayo dito. Mm-hmm. May hakbang na raw si Pangulong Bongbong Marcos para ilikas ang ating mga kababayan doon. Well, ang unang-unang gagawin malamang dyan ang ating gobyerno, ililikas talaga yung ating mga kababayan dyan. Siguro, kung hindi by air, by sea, dito sa ano no Batanes doon sila dadalhin kasi yun yung pinakamalapit eh mabilisan lang madadamay at madadamay lang naman ng Pilipinas diyan mga tol once na inatake ng China yung mga base militar dito sa Pilipinas yun madadamay talaga Pilipinas noon kung yun ay gusto nilang additional sakit ng ulo. Yes, we are always ready. There are places in the world na talagang masanda tayo kaysa sa ilang mga lugar but we have always been ready in that part of the world and we have always coordinated ourselves with the proper government agencies. Kayo, anong masasabi niyo sa paninindak ng China ng digmaan sa Taiwan? Alam mo ayaw man natin ng gera, mga tol, kasi nga syempre hindi maganda yan eh. Pero at the back of my head, minsan parang gusto ko na rin makita kung paano mapahiya itong China eh, sa mga pinaggagawa nila. Kasi talagang hindi nila kakayanin yan mga tol. Oo malaki, higanting bansa sila. Pero hindi nila kakayanin ang maraming bansang nagtulong-tulong. Diba? Para patigilan ang pagkasiraulo nila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Dito sa balitang to, dito sa videong to na napanood natin mula kay Melvs Castle. Pwede ka magbigay ng komento sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.